Hello mga ka-relax, ito si I Will TV. At bago tayo magsimula sa ating topic, humingi po muna ako sa inyo ng suporta na huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel, I Will TV. So yan, maraming salamat mga ka-relax. So yun na nga mga ka-relax, ano, umatras na si Senator Bongo sa pagtakbo bilang Pangulo sa ating bansa. So marami ngayong nagtatanong, maraming usap-usapan ngayon sa social media kung sino ang susuportahan ni Pangulong Duterte. So iyan yung malaking katanungan sapagkat wala pa pong nilalabas ang Pangulong Duterte kung sino ang i-endorso niya na kapalit ni Senator Bongo. So maraming nagsasabi na possible daw na si Pacquiao, at meron din pong nagsasabi na si Mayor Isko Moreno, at meron din pong nagsasabi na possible daw si Ping Lacson, at meron din pong nagsasabi kahit papano ay si Lenny Robredo po ang susuportahan ni Pangulong Duterte. So ang aking tanong po dito, eh bakit ayaw niyong isama dyan si BBM sa possible na pwedeng suportahan ni Pangulong Duterte kapalit ni Bongo? Eh siguro nga dahil nagkaroon ng issue ang Pangulo kay BBM, di ba? Siguro yan yung inisip nila na dahilan para hindi suportahan ni Pangulong Duterte si BBM. Pero ito naman ang pananaw ko mga ka-relax sa bagay na to, ano? Para sa akin, si BBM po talaga ang possible na susuportahan ni Pangulong Duterte. Ito'y pananaw ko lang naman po. Ang tanong, bakit ko nasabi? Possible na suportahan ni Pangulong Duterte si BBM dahil sa kanyang anak, para sa kanyang anak. So, yan lang naman yung naiisip ko na talagang mas mataas ang posibilidad na suportahan ni Pangulong Duterte si BBM kumpara sa mga kalaban ni BBM. So, yan lang naman. Kasi marami nagsasabi, baka si Isko raw, si Pacquiao daw, so, at iba pa, no, mga kalaban ni BBM. So, hindi ako naniniwala doon. Although na hindi pa natin alam talaga. So, tingnan natin kung sino bang tatama. So, nagbibigay lang naman tayo ng pananaw sa pwedeng mangyari. So, ganun pa man mga ka-relax, dahil nga umatras na si Senator Bongo, ito'y malaking oportunidad sa lahat ng mga tumatakbong presidente dito sa ating bansa na yung suporta, yung mga supporters ni Pangulong Duterte ay pwedeng malipat sa kanila. So, kaya hindi na ako magtataka dun sa post ni Mayor Isko Moreno na may nag-share po na nakita ko sa social media na para bang hinahagod niya sa likod ng ating Pangulong Duterte. So, dahil nga umaasa siguro siya na malaking tulong ito yung supporters ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongo na malipat sa kanya. Biglang naging mabait po si Isko Moreno ngayon kay Pangulong Duterte. Kung nung araw ay binabatikos lagi ni Isko Moreno ang ating Pangulo at nakikipagbatuhan siya ng salita, nakikipagsagutan siya, pinapakita niya sa Pangulo na magaling din siya at kayang-kaya niyang maging Pangulo, eh ngayon po baliktad na. Biglang nagbago po ihip ng hangin. Bakit nga? Meron kasi oportunidad eh. No? So ganito ang itsura ng politics mga ka-relax. Ano? Ora mismo pwedeng magbago ng kulay, ora mismo pwedeng magbago ng attitude ang isang politician. Bakit? Kapag meron siyang oportunidad na pwedeng makuha. So yan ang mukha ng politics. No? Pero huwag natin kalimutan na kahit i-endorso ng Pangulo, halimbawa magbigay tayo ng example, nagulat tayong lahat, in-endorso ni Pangulong Duterte si Mayor Isko Moreno, pero yung mga supporters po, yung mga DDS na sumusuporta kay Bongo, kay Pangulong Duterte, hindi naman sila utusan eh. Hindi naman sila robot na ano eh, kung sino yung inendorso ni Pangulong Duterte, yun ang susuportahan nila. Hindi naman sila ganun eh. So yan yung mali ng mga vloggers na hindi ibig sabihin na kapag supporters ka ng isang politician, kahit anong sabihin ay susunod sa'yo, hindi ganun. Iba-iba po ang isip ng mga tao, ng mga Pilipino. So, hindi ibig sabihin na kahit sino pong i-endorso ng Pangulo, eh, susunod lahat ng tao. So, yan ang maling perception, ano. So, nag-iisip po tayong lahat, malaya tayong bumoto kung sinong piliin natin na kandidato na pwede nating suportahan. So, mali po yung ine-expect nyo, Mayor Isko. Kung kayo ay nag-expect na kapag kayo ang in-endorso ni Pangulong Duterte, ay tataas kayo sa survey, ay nagkakamali po kayo. Maaaring magbago ang isip ng ating Pangulo, pero yung isip po ng mga tao ay hindi na po mababago kung ano po yung pagkakakilala namin sa inyo na mga dahilan kung bakit ayaw namin sumuporta sa inyo, ay hindi na po mababago yun. So,
Nakakatawa lang, nakakatawa lang kasi dati ay puro batikos ang ginagawa niya sa Pangulong Duterte. Pero ngayon po, pinupuri niya. Ano? So nakita natin dun sa post ni Mayor Isko Moreno ay sinasabi niya roon na maganda po ang ginagawa ni President Duterte ngayon, yung 3 days vaccination national. So pinupuri niya ito, talagang pinapalakpakan niya ang Pangulo. So siguro nga, dahil nga wala pa pong ni-endorso ang Pangulo, kapalit ni Senator Bongo. So umaasa siguro si Isko Moreno sa mga voters na undecided daw, pero naniniwala ako na hindi sila sunod-sunuran sa kung sino pa man. Kahit pa sabihin natin na supporter tayo ni Pangulong Duterte, pero hindi ibig sabihin na kung sino ang gusto niyang ipaboto sa atin, ay ipaboto natin o pinapasuporta sa atin, ay susuportahan natin. So hindi ganun. Hindi ganun yun. Eh, kung magtagumpay nga si Isko Moreno, halimbawa, siya nga inendorso ni Pangulong Duterte, kapalit ni Bongo. Pero isa lang masasabi ko dyan, hindi mo pa rin hawak ang isip ng mga Pilipino at hindi rin hawak ni Pangulong Duterte ang desisyon ng bawat Pilipino o mga DDS na kanyang mga supporter. Malaya pa rin ang mga Pilipino na pumili ng kanilang iboboto.